Sinuyod ng Star Hunt ang ilang bahagi ng bansa para sa pinakabagong survival reality competition na Dream Maker. 62 Dream Chasers ang mapipili at dadaan sa matinding training bilang susunod na Pinoy pop group. May mga kumanta. Nag-rap. Paniwala o hindi, pareho tayong biktima. Sa salita ko lang sila magkukulong. At sumayaw. Para maipakita ang kaya nilang bumandera sa global stage. Ang format nito ay isang Korean Idol survival show. So, if I'm sure K-pop fans would know na the likes of ENHYPEN came from this type of format. So, ito yung klase ng format na gagawin natin for Dream Maker. Katuwang ng ABS-CBN ang MLD Entertainment at Camp Korea Incorporated. Ang mga napiling hosts, sina Kim Chu at Ryan Bang. Ako, style ko dito, kakaiba kasi to kasi iba yung format ng buong show. And first time kong gumawa ng ganito. So, abangan na lang nila kung paano kami ni Ryan dun sa Dream Maker. Malapit na, malapit na. Tsaka sobrang galing ni Kimmy. Gusto ko, pati yung mga writers, kasi yung mga writers dyan, mga Korean. Pati yung director namin, Korean. So pumalakpak sila kay Kimmy kasi haba ng taping, kasi ang style ng taping namin parang Korean din. Korean, oo. Korean style lahat. Challenging ang role kay Ryan dahil siya mismo ang magiging tulay sa mga Pinoy talents at Korean mentors. Sila talaga yung mentors. Talaga, legendary sila sa Korean K-pop industriya. Kaya talaga kilala sila, tsaka sikat. Oo. So, habang ako nagtitranslate, kinakabahan ako. Baka magalit sila sa akin. Kasi yung iba parang strict sila eh, di ba? Oo. Diretso sila comment, parang walang charot-charot na walang yung malambing. Talaga minsan real talk sila. Pitong talented Pinoys ang pipiliin para maging bahagi ng Pinoy pop group na magte-training sa Korea. MJ Felipe, ABS-CBN News.